Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil binigyan nga ni Dr. Lyndon ang authority upang gawin ang pag-opera sa ulo nitong Moira kay Dr. Annalyn, subalit habang hawak nito ang mga tools na kanya sanang gagamitin sa pag-opera nito ay bigla namang nagpa-flashback sa isip ni Dr. Annalyn ang lahat ng mga ginagawa ni Moira sa kanila habang ito'y malusog pa. Isa sa kanyang naalala ang pagtaboy sa kanya noong siya'y paslit pa lamang hanggang lumaki na ito at naging doktora na ay patuloy pa rin itong sinasaktan ni Moira. Ganun pa man, sa halip na tumanggi itong si Dr. Annalyn tulungan itong si Moira, ay kinalimutan na nga niya muna ang mga lahat ng mga di magagandang bagay na ginawa nito sa kanya at pinapatuloy na rin nito ang pagtulong nito at pag-opera kay Moira dahil ito ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor. At successful na nga ang ginawang operasyon ni Dr. Annalyn kay Moira at dahil doon ay taos puso nagpasalamat itong si Dr. Zoe kay Dr. Annalyn. Kahit palagi siya nitong sinasaktan, ay pinili pa rin itong Dr. Annalyn na tulungan ang kanyang kaaway at maligtas sa kamatayan. At tinanggap naman nitong Dr. Annalyn ang pagpasalamat sa kanya ni Dr. Zoe at mayat-mayat dumating na ang mga rescuer team upang tulungan silang makalabas sa gumuguhong building. Samantala dumating naman ang mga rescuer team sa silid kung saan natrap sina Dr. RG at Lynette upang tulungan silang makalabas. Habang sila naglalakad palabas ng building ay meron silang nakita na dalawang tao na nadaganan ng pader at sa naturang building. Kahit merong sugat itong si Dr. RG ay minarapat pa rin itong tulungan ang dalawang tao na nadaganan ng pader at inalis nito ang debris na nakadagan sa nasabing sugatan. Kaya ito'y nakabangon at nakalakad na palabas sa naturang building. Dahil sa ginawa ni Dr. RG ay lumakas ang pagdurugo ng kanyang sugat kaya nawalan ito ng malay at sa kanyang paggising ay kanyang naalala ang mga bagay-bagay na nag-ugnay sa kanyang nakaraan. At naalala nito ang pagbigay ng divorce paper niya sa kanyang asawa na si Moira at sa pagbalik ni Lynette mula sa paghingi ng tulong sa labas ay sinasabi agad ni Dr. RG na naalala na niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Kaya ginusto nito na makalabas agad mula sa building upang makita agad ang kanyang mga anak na si Dr. Zoe at Dr. Annalyn. Mga kabutumay na pangarap, naalala na nga ni Dr. RG ang mga ibang mga bagay sa kanyang nakaraan at kasama rin ba dito ang kung sino ang nagtulak sa kanya sa hagdan kaya siya ay nagkaroon ng sakit na mesya. Ito ay ating abangan dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap Storytelling. Mga Ludi, kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, eh huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and mag-share at hit yun na po ang notification bell para manotify naman po kayo sa sunod nating gawing mga video. This is Travelers TV, magsabi sa inyong magandang araw sa inyo.